po ay manalangin. Lord Jesus, na makapangyarihan sa lahat, patuloy na pinupuri ka namin, tinataas namin ang iyong pangalan sa gabi ito. Patuloy po na nagpapasalamat kami sa buong maghapong nakalipas na po ng puro ng pag-ibig mo, nakabutihan, pagpapala at pag-ibigay. Sa gabi ito, pangunahan niyo nga po kami sa aming pananambahan. Buksan niyo nga po ang bawat puso at isipan namin sa pakikinig ng iyong mensahe. At gabayan mo po ang magmemensahe sa amin sa gabi ito. Nawa po ay kayo nga po ang siyang maguna sa bawat sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang oras sa bawat isa sa atin, lalo sa ating Panginoon. Lahat ng nasa bahay, magandang oras sa inyong lahat. Nawa po, kasama ko kayo ngayong midweek natin. Sa inyong mga tahanan, kung meron kayong mga Biblia, pakibuksan po natin sa ating mga Biblia sa Epeso 3:20. Nakalagay po ito at nakalagay po sa Epeso 3:20. Ito po yung sinasabi, pakisundan niyo po ako. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan naghahari sa atin. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, magandang oras sa iyo. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Tunay po na napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Karapat dapat kang purihin, Panginoon. At ngayon po ay tinataas ko po ang aking sarili. Bigyan niyo po ako ng kaalaman, ng wisdom na nagmumula sa inyo. Nawa po, Panginoon, ang lahat ng aking sasabihin ay maging kaaya-aya, Panginoon, at maging daluyan ng pagpapala ng makikinig at manunood po sa akin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa paggamit mo sa akin upang magbahagi ng iyong mensahe, Panginoon. Pinupuri kita, Panginoon, pinasasalamatan sa iyo ang papuri at inaangkin ko po ang tagumpay sa pangalan ng ni Jesus, Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang mensahe ko ay pinamagatang kong sapat at higit pa sa sapat. Ang aklat ng Epeso ay nalagom sa pasimula at tungkol sa iglesia at buhay na kaugnay kay Kristo. Ano nga pala ang ibig sabihin ng sapat? Pag pinag-usapan natin ang sapat, ang ibig sabihin po nito ay wasto, wastong sukat, eksakto o husto. Bago po ako magsimula ng aking mensahe, meron po akong ibibigay sa inyong mga katanungan. Tatlong tanong po ang dapat na masagot natin habang po ako ay nagmimensahe. Ang unang tanong po, ang kapangyarihan ba ng Diyos ay naghahari sa atin? Ang pangalawa po, paano mo ito napapatunayan? At ang pangatlo, paano mo ito gagawin? Kung napapansin ninyo mga kapatid, alam naman po natin na pandemic ngayon, panahon na to. 6 na buwan na po ang nangyayari. Nagaganap sa ating kapaligiran, sa ating gobyerno, at napakahirap para sa atin ang nangyayari ngayon dahil lalong-lalo na po sa mga walang permanenteng trabaho, sila po ay nagugulumihanan na po kung saan sila kukuha ng kanilang kakainin ng itutustos sa pamilya. At itong pandemic na to po ay hindi na po ito bago. Kasi kung napapanood nyo po yung mensahe po ni Kuya Jing Padasas, nangyari na po ito noon at ito po ay pabalik-balik. Pero ang tanong po dito, sa bawat isa sa atin, sa kabila ng mga sa pandemic na ito at pagsubok na ito sa buong mundo, dito sa Pilipinas, ay ang tanong po dito, napabayaan na ba tayo ng Diyos? Sasagutin natin po ang unang tanong na sinasabi natin
na ang nakalagay dito, ang kapangyarihan ba ng Diyos ay naghahari sa atin? Kung ako po yung tatanungin, opo po, opo. Kasi nung tinanggap po natin si Kristo, yung nakalagay po doon sa John 3:16, di ba po nakalagay doon? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, at binigay ang kanyang bugtong na anak, at ang sinuman na nananampalataya sa kanya ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po, nag-indwell na sa atin ang kapangyarihan ng Diyos nang tinanggap natin siya. So ibig sabihin, nasa atin na ang kapangyarihan ng Diyos. So ang tanong lang po doon, nung tinanggap natin ang ating Panginoon, siya po ba ang kumikilos sa bawat isa sa atin? Number one na point or isang puntos po na dapat natin matandaan, nung tinanggap natin si Kristo noon hanggang ngayon, dapat po ay hinahayaan natin kumilos o gumawa ang Diyos sa ating mga buhay. Kasi po, siya po ang tinanggap natin. Tinanggap na po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa anong bahagi po na natin ito dapat gumagawa ang Diyos? Sa lahat po ng bahagi ng ating buhay. Sa kalusugan, sa pagsubok, sa pinansyal, sa trabaho, sa lahat ng bahagi ng ating mga buhay, dapat po siya na po ang kumikilos sa bawat isa sa atin. Hindi na po ang agenda natin ang nasusunod, kundi ang agenda ng Diyos. At sinasabi po yan sa pangalawang Korinto, 5:17. Basahin po natin, tingnan po natin. Ito po, kaya't ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao. Siya po ay bago na. Meaning po, nung tinanggap natin si Kristo, hindi na po tayo ang naghahari sa ating mga sarili. Ibig sabihin, ang Diyos na po ang nasusunod sa ating mga buhay. Yung agenda na po niya. Hindi na po tayo doon. It is not already us, but Him. Siya na po ang dapat masunod sa ating mga buhay. So, yun po yung number one na point. Hayaan natin kumilos ang Diyos, gumawa ang Diyos sa ating mga buhay. Ano man po yan, mga gawain natin, ano man po yung ating mga pangarap, yung pinansyal o anumang pagsubok, hayaan natin na ibigay natin sa ating Panginoon dahil siya po ang dapat kumilos sa ating mga buhay. Kaya nga tayo'y nahihirapan kasi sa ating mga ginagawa, sa ating mga plano. Imbis na ang plano ng Diyos ang nasusunod, tayo pa rin ang nasusunod. Dapat po siya na po ang may agenda o mga ginagawa sa ating mga buhay. Hindi na po yung gusto natin, kundi yung gusto niya ang dapat masunod. Okay po. So sa pangalawa naman po, kung titingnan po natin sa awit 8:3-4, basahin po natin, buksan po natin. Sundan niyo lang po ako. Ito pa yung sinasabi. Ang likhain mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Di pa po napakabuti ng Diyos na sino nga ba tayo upang tayo kalingain? Pero tayo po ay kinakalinga niya. Tayo po ay iniisip niya. Yun nga po yung sinasabi na, yung pangalawang puntos po dito, sa binasa kong verse, na sa Diyos na makakagawa na higit kaysa lahat na maaara nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Hayaan po natin sa pangalawang puntos na isipin tayo ng Diyos. Hayaan po natin na kalingain tayo ng Diyos. Huwag tayong masyadong busy sa walang kabuluhang mga bagay. Dahil yun ay sinasabi ni Pablo na lahat ng mga yon ay walang kabuluhan. Dapat po ang mga plano natin ay laging nakaugnay sa ating Panginoon. Yun din po naman ang sinasabi sa Jeremias 29:11. Ano po ang sabi sa Jeremias? Sapagkat ako ang may panukala ng buhay mo, ang ikaw ay hindi para saktan kundi bigyan ka ng pag-asa. Kaya lang meron pong pasubali doon, ang sinasabi doon sa Jeremias sa 29,
11, basahin ko lang po para malinaw. Ito po yung sinasabi dito. Ako lamang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kung magaganap yon sa 12, kung maganap na ito, kayo'y tatawag at lalapit at dadalangin sa akin. At diringgin ko at masusumpungan niyo ako ng buong puso kung ako'y inyong hahanapin. Ibig sabihin lang po, pag hinayaan natin ang Panginoon na siya ang nag-iisip sa atin, yung kanyang mga plano ang nagaganap, sinasabi niya sa Jeremias 29:11, sabi niya, kung magkagayon, pag kayo'y lalapit, kayo ay dadalangin, ibibigay ko ang lahat ninyong kailangan. Masusumpungan niyo ako kung hahanapin niyo ako ng buong puso. Dito sa verse na ito, ay makikita po natin ang sinasabi natin pagpasakop sa ating Panginoon. Makikita natin na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Lagi siyang nandyan pag iyong siyang kailangan. Ano lamang po ang dapat nating gawin? Hayaan mo na kalingain ka, hayaan mo na ang Diyos ang kumilos at isipin ka ng Diyos. Kasi siya ay, pangako niya yun sa atin. Pangako niya yun sa atin na agenda na yun sa atin. Ang nangyayari kasi sa atin, mga kapatid, tayo pa rin ang nasusunod ng lahat ng plano ng Diyos. Pilit natin ginagawa ang ating mga plano na sa huli tayo naman po ay nagsisisi. Ang sabi kasi niya maaari nating ibigay, sabi niya ganun, maaari nating hilingin. Ang sabi niya dito, pansinin mo, sa Diyos na makakagawa na higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Isipin mo, bayaan mo siyang mag-isip para sa atin dahil yun naman ang kanyang pangako sa kanyang mga anak. Okay? Mahirap kasi sa atin kasi overpower tayo sa Diyos. Minsan, gawa tayo ng gawa, kilos tayo ng kilos, isip tayo ng isip. Minsan po, wala nang puwang ang Diyos sa ating isip, wala nang puwang ang Diyos sa ating puso dahil sarili na natin ang nasusunod. Yun po yung pangalawang puntos. Dito po sa ginagawa dito sa Jeremias, doon sa 12, makikita na nagpapasakop tayo sa ating Panginoon. Kasi ang sabi niya dito sa 12, ang sabi niya dito, kung maganap na ito, kayo'y tatawag at lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Yun lamang po ang gusto ng Panginoon, tayo dumalangin, tayo ay lumapit at magpasakop sa ating Panginoon. Dito po nasagot ang ating pangalawang tanong. Dito po yung ang tanong ko kasi kanina, paano mo ito gagawin upang mapatunayan mo na ika'y pinaghaharian ng kapangyarihan ng Diyos. Kung ikaw ay lumalapit, kung ikaw ay nagpapasakop, kung ikaw ay nananalangin, dumadalangin, alam niyo po, marami tayong paraan kung paano tayo lumalapit sa ating Panginoon. Nandun po yung nagbabasa tayo ng Biblia, nandun po yung umaaten tayo ngayon ng long distance Bible study, meron tayong meditation, meron tayong altar call sa ating tahanan, doon po nakikita natin kung paano nasasagot na tayo ay napapagharian ng ating Panginoon. Dito po sa Filipos 3:7-8, basahin po natin, ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na maaari kong ibilang, napakinabang inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo. Alam niyo po ang mga bagay dito sa mundo, worldly things, mga bagay na yan ay walang pakinabang sa Diyos.
At kung sa atin bilang mga Kristiyano po, itinuturing din yan na walang halaga. Ang dapat sa atin, ang mas mahalaga, ay ang Diyos. Naniniwala po ba kayo na walang kalugian kay Kristo? Wala pong kalugian, lagi tayong tubo. Hanggang sa kapu-apuhan. Bakit po? Kasi kay Kristo naman ang lahat ng bagay. Yung ating trabaho, ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating mga pangarap, kayang-kaya niya pong ibigay yun eh. Kaya lang po nahihirapan tayo, tayo nga po ang nasusunod. Pero kung ang Diyos, baliktarin naman natin, ang Diyos ang gumawa sa buhay natin. Ang pangarap naman na, niya ang sundin natin, hindi yung pangarap natin. Makikita mo kung paano ibigay ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi lagi kasi tayo eh, lagi tayong tayo, us. Baliktarin naman natin. Ako nga po ay nagtataka sa ngayon, napakarami pong online, napakarami pong blina-vlog pa na kung ano-ano, ini-internet pa. Ang daming marurunong sa internet ngayon, sa IT, blina-vlog kung ano-ano lang. Pero ang tanong ko po, hindi ba kayang i-vlog ang Diyos? Hindi ba kayang i-vlog ang salita ng Diyos na yun naman ang nais ng Panginoon sa atin? Ang gagaling natin mag-networking, ang gagaling natin mag-akay ng mga tao, lalo pag tayo nagbibusiness, magre-recruit ka. Lahat ng K, meron ka. Kapatid, kaibigan, kumari, lahat po yan. Kaklase, lahat po yan maaabot ng business mo. Pero kumusta po ang Diyos? Naabot ba natin? Or yung pangarap kasi ng Panginoon sa atin, ang Panginoon ay, ang pangarap niya kasi sa atin, ay mamuhay tayo sa kanyang kalooban, ibahagi natin ang kanyang salita. Pero ang nangyayari po kasi ngayon, lagi pong huli ang Panginoon. Pero kung isipin mo, dapat ang pangarap ng Diyos ang natutupad sa atin. Hindi yung pangarap natin lagi ang natutupad. Ang Diyos kasi ay binibigay niya lahat para sa atin. Tingnan mo, pandemic ha? Pandemic ngayon. Pero may business ka. May online business ka. Dito nga sa Black Sexy, sexy kompleto dito eh. Wala ka nang hahanapin pa eh. Talagang ino-online po. Pero wala naman problema po doon. Kasi kailangan natin umayon sa panahon ngayon na wala namang business na makikita mong mabibili sa lahat. Pero isa lang ang inaano natin, mga kapatid, dapat po ibahagi natin din ang salita ng Diyos. Kung kailangan natin gamitin ang online, kasi bakit yung online business nagagamit naman po? Bakit hindi natin kayang ibahagi, i-vlog ang salita ng Diyos upang maisalin, upang maibahagi sa iba? Ito pa yung sinasabi natin sa Panginoon po, yung sa pangatlong puntos ko po. Walang kalugian kay Kristo. Lagi po tayong tubo. Tinasabi ko lagi yan. Sinasabi yan ng Biblia. Ito nakalagay dito. Ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo na aking Panginoon. Mas mahalaga ang kilalanin mo ang Diyos kaysa yung mga bagay na walang kabuluhan dito sa mundong ito. Sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ito sarili lang experience, napakasarap ng maglingkod sa ating Panginoon. Alam niyo po, ako'y galing ng San Pedro, no, ako'y sabihan ni Ayan na magminsahe. Sa akin po kasi, pag ganun po ay, inaari ko pong pagkakataon upang mapaglingkuran ang ating Panginoon kahit sa ganitong pagkakataon. Ito pong binabahagi ko po sa inyo, ito po ay devotion ko po. Every day, nagde-devotion po ako early in the morning. Ini-explore ko lang po ito. Kung halimbawa kailan gamitin sa pagmiminsahe, ini-explore ko lang po para magamit po yung dinidevotion ko po. Ayun po, ito po yung pangatlong
puntos na dapat natin tandaan, mga kapatid, walang kalugian kay Kristo. Laging tubo. Kung nararanasan nyo lang na kung gaano maglingkod sa ating Panginoon, napakasaya po sa puso. Kasi po, wala pong ano yun eh, wala pong burden na katulad po nung ako po ay guro. Kompleto po ang dami namin ginagawa ngayon. Kahit po ginagawa ko yun, masakit po sa ulo eh. Sabi ko, hindi na natapos. Pero pag ikaw ay nagbahagi ng salita ng Diyos, napakasaya po. Kasi po, ikaw ay nagamit ng Diyos. At kung ikaw ay na-bless, na-bless mo rin sila. Di po ba? Kaya mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa nanagamit ako ngayon. At nawa po ay makatulong ang mensaheng ito. Kung ang biyaya ng Diyos ay unlimited po. Halimbawa po ito, katulad nga nito, dahil walang kalugian nga, ang pangatlong puntos, wala pong walang limit ang biyaya ng Diyos. Ang isip niya ay di natin kaya, ang kapangyarihan niya ay hindi natin kaya, at wala tayong magagawa kung siya'y hiwalay sa atin. Nakalagay po yan sa John 15:5, at ang 7 nakalagay doon, kung tayo'y nakaugnay sa ating Panginoon, ang nananatili sa Kanya, at ako'y sa Kanya, ibig sabihin, yun ang namumunga at anuman ang hilingin mo ay pagkakaloob sa atin. At ito din po yung sinasabi sa Mateo 6:33, yung sinasabi niya na, in English, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Ang sabi niya, unahin, pagsumakitan, pagharian tayo ng Diyos. Dahil, alam niyo mga kapatid, simula nang tinanggap natin ang Diyos, ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang kasunod po noon ay grace na. Ang kasunod po noon ay biyaya na. So, hindi na natin kailangan magpakapagod, magpakahirap ng kung ano-ano mga ginagawa natin na wala naman pong kabuluhan. Kundi hayaan natin na kumilos ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Hayaan natin ang Panginoon na mag-isip sa atin. Hayaan po natin na ang pangarap ng Panginoon ang matupad. Sa mga panahong ito, ang Panginoon po ay naghihintay sa atin. Ang pangarap naman ng Panginoon ang ating tuparin. Dahil pag nangyari po yan, lahat po ng biyaya ng Diyos ay suma sa atin. Sa bagay, nararanasan naman yan. Kung kayo po ay ginagawa nyo po ito sa mga kapatiran, nararanasan nyo naman yan na unlimited po ang biyaya niya, ang biyaya ng Panginoon. Pandemic, pero pag nag-birthday, ang daming handa. Pandemic, pero may pera. Pandemic na nga, nakakapundar pa. Di ba, napaka-unlimited niya. Wala siyang pinipiling panahon. Kasi, ang pandemic na ito po, ay paulit-ulit lang naman ito. Pero ang mahalaga po, ay tayo po, ay pinaghaharian ng kapangyarihan ng ating Panginoon. So, i-enjoy niyo po ang grace ng Panginoon, kasi nasa grace na po tayo. I-enjoy po natin. At mga kapatid, kung papansinin nyo, minsan nga, nagdugtog-dugtog namin yung Meralco, yung Maynilad, ang lalaki na ng bill, pero hindi tayo pinagkulang. Minsan sabi nyo, walang pera, pero biglang may darating. Kasi ganun po ang Diyos pag ikaw ay pinaghaharian ng Kanyang kapangyarihan. At totoo naman po yan, nasa atin na, di po ba? Kasi nung tinanggap natin siya bilang Panginoon, siya na po ay nag-indwell sa atin ng gabay ng banal na Espiritu. Hindi na po natin kailangan maggulumihanan. Alam niyo mga kapatid, ako'y isishare ko lang sa inyo, kasi pag sinabing sapat, sapat po yan, hindi lang po yan pera. Hindi lang po yan, ano, lahat po yan. Sapat sa magandang kalusugan, sapat sa protection, pandemic ngayon, pero lahat tayo nakaprotect, pinoprotektahan tayo ng Diyos, di ba? Sapat sa kaalaman, sapat sa kalakasan, sapat sa pagkain, sapat po ang ating Panginoon. Sapat at higit pa sa sapat. Di po ba? So, His power exceeds our limited imagination. He is unlimited. Siya po ay ano? Siya po ay hindi nauubusan. Laging nakasuporta, nakaalalay sa atin, mga kapatid. Kaya sinasabi ko sa inyo, nawa po,
lahat po tayo ay pakilusin natin ating Panginoon. Pangalawa, hayaan mo ang Panginoon, ibigay mo sa Kanya, siya na ang mag-isip na lahat mong dalahin, ibigay mo lang sa Kanya, yung lamang naman ang Kanyang hinihingi, doon sa sinasabi na, doon sa Jeremiah sa 12, ang nakalagay doon, ikaw ay dadalangin, ikaw ay lalapit, okay? Mahanap mo ako kung hanapin mo ako ng buong puso. Yun lamang po ang hinihingi ng Panginoon. At kahit pandemic, tuloy-tuloy ang magandang buhay dahil yun po ang pangako sa atin ng Diyos. At yun lamang po mga kapatid, magandang oras. Nawa po, pinagpala tayo lahat ng mensahe ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin muli, Panginoon. Magandang oras muli. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ako po ay nakapagbahagi ng iyong mga salita. Nawa po ay tumimo sa aming puso at isipan ang mga mensaheng ito. At nawa po ay napagpala kami at magamit po namin ito araw-araw, Panginoon. At ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay pagpalain mo. Ang mga kapatiran sa church namin, sa BIC, Panginoon, ang lahat po ng dako ng kapatiran kung nasaan man sila, Panginoon, maging yung mga satellites po namin, pagpalain niyo po, Panginoon. Ingatan niyo po kami, ang bawat isa sa amin, at salamat po, Panginoon, sa patnubay mo, pagkalinga mo sa amin. Ilingap niyo nawa, Panginoon, ang iyong mukha lagi sa amin at mahabag kayo sa amin. Purihin ka sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
sa aking mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, malugod ko po kayong ipinagtatagubilin sa makapangyarihan at mapagpalang kamay na ating Diyos sama sa langit. Patuloy na hinihikayat na ipamuhay ang pag-ibig, ipahayag ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Taglay natin sa ating mga buhay ang patnubay, sundin at mangyari sa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Lagi niyo pong antabayanan ang ating online worships na every Thursday, ito po ay midweek, 7:30 p.m. at every Sunday po, 10:30 a.m. Sa panahon ngayon na tayo po ay naka-quarantine, lagi po tayong magsama-sama at manalangin na lahat ng bagay magiging maayos sa ating Panginoon. Maraming salamat.